Kaya na naman umuwi. Hindi mo ako pag-aari. Baka nalimutan mo may sarili akong batas at dapat dito ka lang sa bahay. Kasama ako at ang anak mo. Tradisyonal akong lalaki at alam mo yan. Hindi ako gagawa na ikakagalit mo. Isa pa, hindi ako nakakalimot sa mga bagay-bagay dito sa bahay, sa anak natin at sa obligasyon ko. Pero iba ang isang ito. Wala kang karapatang suwayin ako at ang inuutos ko sa'yo. Wala kang karapatan! Mercedes. Kailangan mong ialis ang mga kapatid at kaibigan mo dun sa apartment. Saan sila pupunta? Ewan ko, sa ibang lugar. Ang sabi ni Aling Philo, pwede silang bumalik dun sa tenement anumang oras. Ano sa palagay mo? Magandang ideya yon pero pwede naman yata sa mas malaki-laking bahay. Yung mas komportable. Sige. Hindi ba sabi mo gusto mo nang umalis sa bahay na ito? Ba't hindi natin isama sina Candy at Rosario sa lilipatan natin? Mahal ko. Kailangan natin ng privacy. Oo, tama yung sinabi mo. Lalo't may ugali si Rosario. Kung kay Candy naman, walang problema dahil mabait ang kaibigan kong yun. Baka sundin ko na lang yung payo ni Aling Philo sa akin. Baka makahanap siya ng apartment na malapit lang dun sa tenement nyo. At least, yung dalawa dun matitingnan-tingnan ni Aling Philo. Tama, maganda yung naisip mo. May malapit na apartment dun sa tenement namin dati. At yung gusali na yun, palaging mayroong bakante. Susubukan kong tanungin kung may bakante pa rin para kay na Rosario. Para kay Candy. At para kay Andres. Para may uwian siya galing sa boarding school niya. At kay Guillermo paglabas niya sa kulungan. Ang huling sabi mo sa akin, hindi pa siya nakahatulan, di ba? Alam mo, sa tingin ko, mas mabuting dun muna siya. Pagsakali eh, baka bumalik lang siya sa dati niyang gawain. Napakabait ni Mrs. Mancilia sa kanya. Gusto niyang tumulong. Yan ang bagay na hindi ko din maintindihan. Bakit? Bakit napakabait ng babaeng yun sa inyo? Nakita ko kung paano siya umiyak sa burol at libing ng papa mo. Minsan kahit ang pinakamalapit na kamag-anak ay hindi ganun kumilos. Bakit? Maria Mercedes, nakita mo na ba ulit ang nanay mo ngayong panahong ito? Hindi. Ang sabi ni Papa, si Mama daw ay pumunta daw si Mama sa ibang bansa at hindi na kami binalikan. Hindi niya na kami nakita ulit nung naghiwalay sila. Ay, nako. Naniwala ka ba sa sinabi niya? Alam mo, sa totoo lang hindi ko alam. Kasi kung bumalik siya, dapat pinuntahan niya kami rito, hindi ba? Dapat hindi ganun kasama ang isang ina. Dapat palagi niyang naaalala ang anak niya. Oo, sa tingin mo ba salbahe ang nanay mo? Minsan naiisip kong oo, minsan naman hindi. Alam mo, si Papa, pinahirapan niya naman talaga si Mama. Sabi nila, nagsiselos daw siya palagi sa iba kasi sobrang ganda ng mama ko. At dahil lagi siyang laseng, sinasaktan niya ang mama ko. Pasensya na, ngayon ko lang nailabas sa mga to. Oo, sige. Baka may maganda siyang dahilan kung bakit niya kayo iniiwan. Pero bakit ka biglang nagtanong tungkol sa kanya? Ewan ko. Wala lang. Nagtaka lang din ako bigla. O siya, matulog na tayo. Siguradong napagod ka. Mas pagod ka sa akin. Tara na. Teka. Yakapin mo ako. Ha 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 ha.